Kumusta mga kapindot? Namiss ko kayo? At sa gabing ito, ang i-discuss natin ay tungkol sa variables and the primitive types. Let's go! Names are very important, hindi lang sa programming. Napakahalaga niyan kahit sa simpleng buhay natin. Naranasan mo na ba yung hinahanap ka tapos kailangan mo siyang i-describe kasi hindi mo siya matandaan? Nakita mo yung bilog na lalagyanan ng ng mga ballpen na may ganyan? Di ba ang hirap? So, kung walang name, mga bagay-bagay dito sa paligid mo, mahihirapan kang i-identify ang mga ito. Ganun din naman sa programming. Lahat ng mag-e-exist din sa program mo, napakahalaga na meron silang names. Kaya, ang i-discuss natin is tungkol sa variables which technically ang nagsaserve as identity ng bawat bagay o ng bawat components na nandito sa iyong programming. Siyempre, hindi yan tulad ng tao kung pangalanan, yung mga nandito sa ating program, no? Hindi naman siya ganun ka-stricto, pero merong mga certain patakaran o rules since ang sinusulat natin sa paggawa na itong mga code na to ay tinatawag na syntax, which is discuss ko dito, ayan, yung sa card na yan na lumitaw, na yung mga syntax na yon yun yung mga best practices na nire-recognize na itong programming language na inaaral natin, which is Java. So, sa pagpapangalan natin ng mga variables, ito yung ilan sa mga rulings o ilan sa mga best practices na dapat nating tandaan. Okay? So, isa dyan, it must start with a letter. For example, magde-declare ka ng variable na name 2, pwede mong gawin na name 2 instead na 2 name. So, in that way, na iiwasan mo na mag-umpisa ka sa isang digit at ang nagagawa mo ay nakaka-create ka ng isang valid na variable which is yung name 2. Okay, ano pa? Isa pa ay walang spaces na allowed kapag nagde-declare tayo ng variable. Okay? So, pwede mong gawin na total score imbis na total space score. Diba? Kasi pagka nilagay mo na total space score, ibang bagay yung total, ibang bagay yung score. Okay? Pagkaibang bagay sila. So, nagkakaroon na rin ng confusion yung engine. Nagkakaroon na ng problema sa compiling, sa interpreting ng iyong syntax or yung source code. Okay? Next, maselan din po yung Java sa character casing. Yung ilalagay mo na value na may capital letter V as in victory V ay hindi siya katulad ng identity ng value na small letter lang yung V or lowercase yung V tapos uppercase yung A and the rest is lowercase. Magkaibang entity na kagad yun. Magkaibang identity na kagad yun. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng case sensitive na naririnig nyo sa mga programmers. No? Case sensitive ba yung Java? Yes, case sensitive siya. Okay? Next, meron tayong mga dapat iwasan ng mga reserved words. Merong tinatawag na class, public, static at marami pang iba na pwede nyo tanungin kay Tito. Kay Tito Google na. Google mo na lang, marami naman yun. No? Sa maramdaman mo rin siya habang yung nagamit mo kasi merong mga color coding dyan sa IDE natin na may distinguish mo kung alin yung mga reserved words na hindi mo pwedeng gawin variable. Pragmatics of naming. Ito naman yung tumatalakay dun sa tinatawag natin na best practices o yung widely used na paraan ng pag-name. No? So, katulad ng pagka mag-create ka ng class, mapapansin ninyo sa mga nag-create ng class, yung first letter ng pangalan ng class ay naka-uppercase. At kapag ka gumagawa naman sila ng mga subroutine or functions or methods, may kita ninyo na naka-camel case. Ano ba yung camel casing? Pag sinabi natin camel casing, yung mga unang characters, may kita ninyo yung unang word na yon, mga characters niya naka-lowercase. Tapos yung susunod na word, nakadikit lang dahil walang space dyan. Nakadikit lang siya, tapos naka-uppercase yung first letter ng second word. So, ayan, mapapansin ninyo. Kaya siya tinawag na camel case. Ayan, di ba? Kung nakakita na kayo ng camel, lalagay na rin ako ng picture dito. Ayan, so, ayan ang camel case. Okay? So, yun ang pragmatics of naming. No? Ilan lang yon sa mga practices na madalas ninyong mapapansin kapag kayo ay nakakabasa ng code ng iba or pag kayo yung susulat, maganda na maging practice nyo rin siya. Okay? Natatandaan nyo ba yung example natin nung nakaraan na merong system.out.println? So, yun yung example ng compound names. Bakit? Sige, gamitin natin yung salitang compound. Sa isang compound, may mga bahay. At sa loob ng mga bahay, may mga tao. So, for you to be able na ma-access o makausap yung tao na nasa loob ng isang bahay, ano ang una mong gagawin?
papasok ka ng compound. Pagkatapos mong pumasok ng compound, papasok ka dun sa bahay nung gusto mong kausapin, tapos makakausap mo na yung tao mo. Ganun din siya. Ang unang large scope is yung system. Sa loob ng system, nandun yung out. Sa loob ng out, nandun yung println. Okay? So, nagamit mo yung println sa pamamagitan ng pagpasok mo muna dun sa system, tinawag mo muna yung system, tapos sa loob ng system, nandun yung out. Sa loob ng out, nandun yung println. Kaya ka nagkaroon ng compound name na tinatawag, which is system.out.println. Okay? Yun yung compound names. Kung may tinatawag na compound name, meron din tinatawag na simple identifiers. Okay? So, kung may papapansin kayo dun sa umpisa ng video, bandang umpisa, meron akong binanggit na identify, no? So, whenever na ang usapan is simple identifiers, hindi pasok dito yung mga reserved words. So, kung reserved word yung tinutukoy mo, matik yan, hindi na yun kasama sa mga simple identifiers. Ano yung mga simple identifiers? Yun, nung nag-declare ka ng variable na mag-handle ng total, yan, ng total value, subtotal, total score, mga ganun, yan, mga simple identifiers yung mga yan. Pero, ang mga reserved words, uulitin ko, ay hindi kasama sa grupo ng mga simple identifiers. Alright? Variables. Tulad ng nabanggit ko sa overview, ay ang variables ay isang memory allocation na may pangalan. Okay? So, halimbawa lang natin to, meron mga pagkakataon na pag tinatanong tayo kung saan tayo pupunta, ang sinasabi natin yung alias na ng lugar. For example, anak, saan ka pupunta? Ah, pupunta lang po ako ron, kila insan. Pupunta lang po ako doon, kila boyfriend. Yan, anak, si boyfriend. Pupunta lang po ako doon, kila girlfriend. Yan, di ba? Hindi mo na sinasabi kung saan talaga yung address nun, di ba? Hindi, pupunta po ako sa block 1, lot 2, page 3, ganyan. Di ba? Hindi na. So, sinasabi mo na lang, pupunta ako ron kila tita, sa kabilang bahay, sa ganyan. Ganun din dito. Pag nagde-declare ka ng variable, para mong dinideklara ng alias yung allocation na yun or yung address na yun sa memory para pagkakailangan mo yung value na naka-assign doon sa variable na yun, madali mo siyang matawag, madali mo siyang ma-fetch, at madali mong magamit yung data na yun na sinave mo dun sa variable na yun. Again, ang variable ay isang memory allocation na may pangalan. Okay? Para madali mo siyang ma-fetch, madali mo siyang makuha. At paano magpangalan ng isang variable? Na-discuss natin kanina yung names. Ganon gumawa o ganon magsulat ng mga maayos na name dito sa pagkikreate ng variable sa Java. Ayos ba yan? Nabanggit ko kanina na ang variable ay nag-handle ng data. At yung data na yon, merong iba't ibang types yun. Diba? Merong numerical na data, merong string, diba? Maraming iba't ibang uri ng data. At sa pagkakataon na ito, i-discuss muna natin ay yung mga primitive data types or primitive types na meron sa Java. Ano-ano ba yung mga yun? So, meron dyan na tinatawag na byte, short, int. Huwag kayong mag-alala, yung mga yun ay isa-isayin natin, okay? So, meron yung tinatawag na long, float, tuple, char, and yung boolean. I-explain natin lahat yan kung ano-ano ba yung pinagkaiba ng mga yan sa mga susunod na minuto. I-discuss natin ang nasa una ng listahan ng mga primitive types. Una dyan ay yung byte. No, kapag sinabi nating byte, binubuo yan ng mga bits o bit, no? So, ano ba yung bit? Yung bit, yun yung 0 or 1. Bakit 0 or 1 lang? Kasi ang memory ng computer is being represented by binary numbers. Pag sinabi nating binary, dalawa lang yung pagpipilian mo. It's either 0 or 1. Na mas kilala rin ng iba na true or false, di ba? So, kung meron kayong switch sa bahay, pagmasdan nyo, meron yung 0 and 1. Kung saan yung 0, yun yung turn off ng ilaw at yung 1 ay yung on, di ba? So, yun yung ibig sabihin ng 0 and 1 sa switch ninyo in case you guys are wondering, no? Wow, English yun. Okay, so yun. Kaya, nagiging byte siya sa pagkakataon na nakakabuo siya ng 8 bit. Okay? 8 bit. Pag nabuo na siya ng 8 bit, ibig sabihin ang tawag na sa kanya ay byte. Punta naman tayo doon sa pangalawa, which is yung short. Okay? Pag sinabi natin short, yan ay merong 2 bytes o 16 bits. At ang range ng character o range ng numbers na pwede mong magamit kapag short yung
data type na yan is -32768 to 32767. Huwag kayong mag-alala. Yung mga numbers na yan, di nyo yan kailangan tandaan. Binibigyan lang tayo ng idea nito kung hanggang saan lang ba. So, kapag nagtataka ka na, parang ayaw gumana, parang mali, parang na-truncate, parang may mali, diba? So, pwedeng ka nang magka-idea ngayon na sobrang haba na pala, hindi na siya pwedeng ma-store as short, kaya pala nag-iiba na yung data type, no? Bakit? Ano pa ba yung ibang mga data type? Tingnan natin. Meron din tinatawag na int o yung integer na ang sukat niya naman is 4 bytes or 32 bits, okay? Tapos, ito naman yung naka-allocate na range na meron siya, which is yung -21474, mahaba, diba? Mahaba-haba na, pwede na, diba? Pero, paano kung mas mahaba pa rin yung kailangan mong range? Pwede kang gumamit ng tinatawag na long, na siya naman ay merong 8 bytes na memory allocation. Ano ba itong mga 8 bytes, 64 bits na ito, diba? Yung mga 8 bytes na yan, kapag ka meron kang ginawang field sa database mo na nilagay mo as long o nilagay mo as integer, yung 8 bytes na yan, ilalaan niya na yan para doon. Ilalaan niya na yung memory, i-allocate niya na yung memory size na yan. At naka-reserve na yan, may laman o wala yung variable na yon. Pero dahil ang data type niya is long, meron ng 8 bytes agad na nakalaan sa kanya. Okay, so mahalaga na alam mo kung ano yung range ng characters ng meron yung data type na gagamitin mo para kapag nagde-declare ka ng variable, since sa Java kailangan natin ilagay yung data type niya, ay mas mahalaga na alam mo yung mga range na ganito para hindi ka masyadong kasi bumibigat yan eh, diba? Marami siyang na-allocate na space na ang hinahandle lang. Isipin mo, magagawa ka ng isang variable na long, pero ang i-handle niya lang is number 24, 25, diba? Parang OA, diba? Overkill. So, yun, mahalaga na alam mo yung mga range na ganyan doon. Hindi mo naman siya required na kabisaduhin. Next natin is yung tinatawag na float. Alam natin na ang float ay kilala sa pag-handle din ng mga number na may decimal, okay? So, etong float ay ang allocation niya is 4 bytes, which is 32 bits, na pwedeng mag-handle up to or about 7 significant values. Okay, 7 significant values or 7 numbers, yan. Tapos, ang kinaiba niya sa double naman, ang double naman ay mayroong 8 bytes or 64 bits, mas malaking range nito, na pwedeng mag-handle ng 15 significant figures or values. Okay? So, punta naman tayo dun sa char. Okay? Sa char naman, meron siyang 2 bytes. Kadalasan ito yung paisa-isang letra lang na gusto mong i-save, no? Pwede mo lang gamitan ng char yun. Okay? So, single character siya and dito papasok yung tinatawag nating literals. Pag sinabi nating literals, yan yung halimbawa, yung C. Yung letter C, pag nilagyan mo siya ng quote, ay na-denote siya as wala siyang ibang meaning. Literal na silang siya, kaya siya literals, di ba? Sa yung asterisk naman, literal na asterisk siya since dineclare mo siyang ganun, merong quotation mark. Paanong magiging disqualified na silang tawagin na literal? Kapag inalis mo yung single quote, yung asterisk dyan, di ba, magiging ano na siya? Magiging multiplication operator na siya. Tapos yung C naman, ay magiging identifier na aasahan na natin ngayon na siya ay naka-declare as an identifier or as a variable, di ba? Pero kung siya ay merong single quote or naka-declare siya as char, yun na yung meaning niya, letter C lang siya. Wala siyang ibang ano, wala siyang ibang gagampanan kundi maging letter C. Pero kung siya ay walang single quotes or hindi mo siya dineclare as char, ay pwede siyang magkaroon ng ibang meaning since pwede siyang mag-handle ng ibang data dahil siya ay ma-interpret ng engine bilang isang identifier. Ang isa pa at huli sa listahan ng mga primitive types ay yung tinatawag na boolean. Boolean naman ay meron lang dalawang literals, which is yung true or yung false. Madalas na nag-e-exist ang boolean kapag ka meron kang mga kino-compare tulad ng yung rate ba is greater than 2, 1 is greater than 5, mga ganon. So ang i-return niyan sa'yo ay yung tinatawag na data type na boolean, which is yung true or false. Okay? Up next, variables in programs. So abangan ninyo yung susunod na video kung saan i-a-apply na natin lahat ng natutunan natin today sa video na to doon sa mismong IDE natin. Okay? So abangan ninyo yung susunod na upload ko at bago ako matapos, since umabot ka na dito, gusto ko na samantalahin na magpasalamat sa'yo
sa paghihintay ng susunod na upload. Medyo nag-struggle tayo sa pag-upload dahil nagbago yung schedule ng ating work at panibagong adjustment because mula sa pagiging normal na tao ay naging nocturnal na tayo. Pero ganun pa man, okay, mag-alala, mag-upload pa rin ako. At salamat sa mga sumusuporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, aba, pakisubscribe na yan dahil marami pa tayong videos na parating. Kita-kita tayo sa susunod na video, mga kapindot. Bye-bye!